Good morning, madilim. So first time eating in my house na hindi pa natapos kasi naubusan ng gamit and then naghintay pa ako sa aking next sahod. Ganoon. Naubusan ng gamit and then yung hindi available sa mga hardware kasi lockdown. So ayan. This is my first time eating inside. Lord, thank you so much for all the blessings that we receive every day, and this can help us magiging productive sa mga pagsubok at saka malampasan namin lahat ng mga pagsubok sa buhay. In Jesus' name, amen. So, ayan. And, ayan. Ano muna ako, no? Uwi muna ako sa bayan. Inutosan ako ng karpentero na bibili ng varnish. Kailangan ko pupunta sa Danao. Kasi yung varnish dito sa amin hindi daw maganda. Mm-mm. Mabilis ang kain lang kasi baka iiwan ako nila. Ready na silang lahat.
perfect. Yan. Okay. Madilim. Yan. So, ang kulang niya is door. Tapos, yung window sa jealousy. Nakatulba eh. Katukoy akong kigul. Tapos, varnish. Para mas maganda tingnan kasi pag may varnish. So, yun, yung net sa gugon. Kailangan may net para hindi papalid yung gugon. At saka pag natapos na siya, ito yung view niya sa window facing the west. This is the view. Yan. This is the window facing the west. Tapos ang window naman facing the east. Ito yung view niya. Yan. So pag nagpunta kayo dito kayo titingin, yan yung matitingin. Yan yung mga view. Tapos pag lalabas tayo, this is the front view. Ito medyo ano. So this is ito yung entrance door facing the east. Tutor ko kayo, no? Hindi pa tapos. Matatapos din to. Tiwala lang. Matatapos to little by little. So ayan, ito naman yung back view. Ayan, ito yung back view. Okay. Yan, that is the back view. Diba? Very cute house. So that is the view of the front. Yan. The mountain ranges of Agsuaw, Katmon, Cebu. At the back naman, yan yung view. And then, makikita ninyo dito ang tinatawag na okay, cherry blossoms, diba? That cherry blossoms is blossoming now. Pero fake yan na cherry blossoms kasi ang totoong name nito is Madridi Kikeo. So yan, wala pang alas 7 pero ganun na ka ano ang yung araw. It's 6:45 pa lang ng umaga. Pero ganun na ka init yung araw because today summer na kasi. Summer ba o tama summer? Or panuig. So ayan. Yes, kunting kembot na lang matatapos na ang aking maliit na bahay ko. Kahit maliit siya, pero malaki naman ang laman niya. So yan lang muna palang ipapagawa ko. Kasi I diverted another project. Gagawa ako ng bahay doon sa bayan, yung bahay ko talaga. Yung kagaya ng bahay na pinagawa ko. Inuna ko yung bahay nila ni Makoy kasi naawa ako sa kanila. Tapos sa bandang ito, ito na lang yung gawin natin itong tent area. Pag pumunta kayo rito dito, papaanuhan ko to. Pagkatapos nito, iligpit ko lahat yung mga dapat iligpit. Tapos sa bandang ito, pag nagpunta kayo rito, dito na lang tayo mag-tent. So siguro mga hanggang doon, siguro mga 5 tent ang kaya hanggang doon para tanaw natin ang bulubunduking view. Ayan, diba? Tapos diyan tayo kakain, diyan yung dining area. Tapos halimbawa pag umulan, diyan tayo sisilong. Yes, o diba, perfect. And then may tubig naman dito, makaligo tayo ng mabuti.
Kasi doon sa baba, maligo tayo doon. Yes! Malapit na talaga siya. Tiwala lang. Naubusan lang talaga ng pondo, no? Ganun talaga eh. Wala tayong malaking pondo. Pero kahit wala tayong malaking pondo, okay na rin yun. Ang importante is healthy tayo at buhay na buhay. Uy! I'm so really, hindi ko talaga ano yung cherry blossoms, oh. Para talaga tayong cherry blossoms, no? Pero hindi siya cherry blossoms, kundi madre, kundi kakeo. Sige guys, babay na. Babay na, baka maiwanan ako nila. So, luluwas muna ako sa bayan after Makoy's birthday. Tapos babalik ulit ako dito kasi doon na naman ako sa kabilang yung kitang-kita doon sa kabilang bundok yung nabili kong 5 hectares farmland. Kasi magpapatayo din ako doon ng bahay ko din. Kasi mas maganda ang lupa doon, mas fertile ang lupa doon. Doon ako magtatanim ng maraming gulay. Magtatanim ako doon ng mga saging at saka mga ano pa, mga fruit bearing trees para sa ating future. Kasi darating talaga ang time, no, na talagang tandaan natin na walang permanente sa buhay ng tao. Oo, ngayon nanonood pa kayo sa mga video ko. Tapos pag hindi na kayo manonood sa video ko, wala. Ano mangyari sa akin? So, ang mangyari sa akin ay babalik na ako sa Vokid together with my dogs. Don't worry about my dogs kasi binilhan ko na sila ng dog food. Tapos, they're under care and tinanong ko na yung pamilya ko. I educate them already na yung asong yan is mga asong yan, part yan ng ating buhay. Huwag natin silang pababayaan. At naintindihan naman nila yung pakay ko, no? Sige na, babay na guys. Wala pa. Bye.